good afternoon guys. Pag-aaralan natin ngayon kung paano i-operate ang printer na ito. Ito ay Canon PIXMAT G2010. Ito yung pangalan. PIXMAT G2010. So may makita tayong mga push button dito. Pag binili natin ng bago ito, wala pa itong mga ink. So, para malagyan natin ng ink, bubuksan lang natin dito. Yan. Pagkabukas, dito yung black. Ito yung ink ng black. GI790BK. So, pag maglagay tayo ng ink, bubuksan lang natin ito. Yan. Yan. Tapos, ibuksan natin dito. Makikita naman natin yan kung mapupuno. Ito may laman na kasi. Kalahati na. Nalagyan na kasi ito. Nagamit na. So, black yung dyan. Tapos, yung dito naman sa kabila, ito yung blue. Pareho lang naman yan yung GL790. Yan. So, buksan mo rin ito. Isarado mo muna yung black. Yan. Buksan mo rin dito. Ito yung blue. Wag mo, di ka man malilito yan kasi ito may kulay naman dito eh. Kaya di magkapalit yung kulay. So, ito kulay blue. Bubuksan mo rin dito. Yan. Tapos ibuhos mo lang to. Yan. Di makikita mo rin dyan kung hanggang saan yung ink. Tapos, yung kulay magenta, dito naman sa gitna. Yan, may M yan na nakalagay dyan sa taas. Yan, yan. Bubuhos mo lang yan. At saka yung kulay yellow, ito yung pinakahuli. May Y naman, kulay yellow dito nakalagay. Kailangan di makapalit yung kanyang di makapalit yung kulay para hindi masira yung printer. Yan. So, ganun lang. Tapos, pag nalagyan nyo na ng ink, sarado nyo na. Yan. Angat nyo na uli, tapos ibalik ito. So, paano naman yung operate? Yung photocopy sa kaprint. Yung dalawang klase kasi pagpiprint. Sa computer at photocopy naman yung hindi na kailangan ng computer. So, una, siyempre, i-plug nyo muna yung kwan. Yung kanyang plug sa outlets. Tapos, buksan yung power. Ayan, power. Yung ikot-ikot-ikot yan dito. So, napakadali lang yan. Pero kung, siyempre, first time mong gamitin, siyempre, mag-isip ka rin paano kaya gamitin to. So, ito, basic lang ito. Operation. Iba naman sa computer. So, mayroong one ditong lalabas. Ibig sabihin, one copy yan. Kung gusto nyo ng maraming copy, kopya, pindutin mo lang to. Yan. Mga walong kopya. Ayan. Nine. Hanggang 19 lang yan. 19. Babalik siya sa zero pag sumubra. Yan, tingnan nyo. 19. Pag pindut mo uli, wala na. Finish. So, ibig sabihin, stop mo lang, tapos balik ka naman sa 1. So, pag mag-photocopy tayo, ilalagay lang natin ito yung papel. Yan. Kadali lang. Takpan. Lagyan natin dito ng bond paper. Ano, depende sa size ng photocopy mo. Ito, short. 8.5x11. Tapos, buksan mo ito. Ito kasi yung pangsahod ng bond paper para di mahulog. Yan. Tapos, may nakalagay dito, nakita nyo yung push button, black. Black lang, black and white lang yung ipotocopy nyo. Pindutin nyo lang yung black. Yan. Mabiblink siya dyan, gagalaw yung one sa kailaw dito. Ibig sabihin, nag-initiate na siya nyan. Maghihigop lang siya ng ink. Yan, hintayin mo lang. Mapiprint na yan. Nag-start na siya mag-print. Mag-photocopy. Yan. Black and white yun. Ayan, nakita nyo, black and white. Yan. So, kung colored naman, ito, yan, colored ito. Ito yung black and white. Ganun din, lalagay nyo lang dito. Basic lang yan. Tapos, ito naman may color dito nakasulat.
So pipindutin niyo lang 'yan. Ayan, magpi-print na 'yan. Yan. Itayin lang natin ng konti. Lalabas na 'yan. Yan, colored. Yan. Ayan na. Yan. Yan, so yan. Ayan. So ganyan lang kadali guys mag-operate kung bumili ka ng ganitong printer. Madali lang. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Yung susunod natin ay kung paano naman natin i-print sa computer naman. Kailangan kasi yan kasi yung mga iba nasa cellphone nila yung ipiprint, mga picture, mga files nila. So kailangan mo i-blow, kailangan mo na gumamit ng computer. Kaya ito photocopy lang ito eh. Hindi mo na kailangan ng computer. So maraming salamat. Please subscribe, like and subscribe my YouTube.